Kaya naka-drug sila. Maaari yun din ang sa pantaha at kuro-kuro namin. Na ibig sabihin, nanguna yung isa, nagsabay-sabay na sila. Okay. Ang pinaka-ano lang naman, ng time na ayaw nilang tumanggap at ini-invite naman sila, parang nagtataguan sila. Mm-hmm. Yung iba na mga makatao, siyempre tumatanggap ng pakakamali nila, sila ang humarap sa amin. Okay. Yun naman. Wala namang kaming masamang intention, ipaliwanag lang nila kung ano ang nangyari, bakit ginanoon kami. Opo. Ay sa dami naman ng mga nagiging guest, mm-hmm, kahit naman sa ibang resort dito sa Laguna, wala namang ganun. Oo. Walang ganyang pangyayari. Ano walang ganun talagang pangyayari na ibig sabihin nila mga, parang inapakan na rin kami. Mm-hmm. Ano bang meron dito na hindi naman kasiyahan ang hinarap nila kung hindi umargabiado o lumamang sa kapwa. Ano po, nabalita po kasi namin ng munisipyo ng Kalamba na naging viral nga yung pangyayari nung kailan ba yung linggo ng gabi dito sa isang resort sa Kalamba. So, siyempre gusto din namin ma-check kung ano nga talaga yung pangyayari ngayon. So, kaya po andito kami para magtanong nga. So far, kamusta yung assessment? Base nga po dun sa pag-uusap namin ng isa sa may-ari ay may initial talks na rin with the some of the ano yung mga guest no na involved doon sa pag sisira ng gamit. So okay, na according to the owner naman ay siya naman ay hindi magpa-file ng complaint, basta mabayaran lang yung mga danyos no, yung mga nasirang gamit. So tama, okay na yun sir, yung 30,000 ba yun? I think ini-estimate pa yung actual damage sa mga nasira. Pero sa ano ba, sa LGUs, kayo sir, ano ba yung inyong, since hindi na magre-reklamo, tayo ba sa city, meron ba tayong gagawin corresponding action? Sa part namin, sa legal office, pwede kami tumulong mag-file na complaint in case lang na magpa-file nga ng complaint ng owner. Pero kung hindi? Kung hindi naman, ay we'll just leave it at that, and then sabi nga ng owner, okay lang sa kanila basta mabayaran, at siyempre at hindi maulit, hindi na ulitin ng mga taong yun yung ganong gawain sa iba pang resort dito sa Kalamba. Paano natin mabibigyan ng parang statement yung mga tourist na, o yung mga gumawa nito kung hindi ma-file ng complaint? Yes, nasa discretion yan ng may-ari, of course. Hindi naman kami pwedeng manguna at our own initiative, hindi yes naman. So, kailangan pa rin ng private complainant talaga. So, yun po. Yes. Sir, may timing na lang. Ano po yung mensahe, lalo na sa mga magre-renta, sa mga pool, lalo na dito sa Pansol at sa Bukal, mga resorts. Yun po, siyempre, tayo dapat maging responsabling mamamayan. Iwasan natin na magkalat, lalo na magsira ng gamit ano, sa mga resort o saan mang lugar na tayo ay bisita, siyempre. Dahil pwede natin kaharapin ang iba-ibang kaso, civil at criminal. Ano? In this case, malicious mischief nga yan, obviously. So, maaari pang napag-alaman din natin na yung mga sangkot ay empleyado ng isang kumpanya rito. So, pwede silang masanksyon ng kanilang employer. Okay. Pwede rin silang mawalan ng trabaho. Hindi po ba? So, iwasan po natin yung mga maling gawain. Okay. Ano sir, paso yung pwedeng sampay?